mismo sa Bantayan Island, Cebu. Ilibot mo itong buong kabuuan na ito. Nakakabibi yung makikita natin dito. Suri-suri muna tayo. Magsuri-suroy. Ganting hipo. Ako pa rin ay isang tubig dito. Ang isang napakagandang simbahan dito. What's up mga kalakad? Welcome to my vlog. Nandito tayo ngayon sa Alliance of the Two Hearts Shrine dito mismo sa Bantayan Island, Cebu. And let's witness kung ano matutu-discover natin sa araw na ito. Tara na, let's go! So 2007 ay in-establish ang Alliance of the Two Hearts dito sa Bantayan Island, Cebu. At 2012 ay tinayo naman yung shrine mismo ng Alliance of the Two Hearts dito sa Bantayan, Cebu. Dahil lumaganap ang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Inang Maria at ni Sacred Heart of Jesus sa lugar na ito, na napaka-bless. Na kaya yung mga aming mga brothers, mga saka mga sisters, mga lim, saka mga oat, as of the Smith ay pupunta dito para magkaroon ng devotional activity ng Alliance of the Two Hearts. Kung papasin natin ay makikita natin yung statue, the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary na talagang nakaka-inspire. Na makikita natin dito sa parang nambuhalang statue na ito. Sa likod ko naman, makikita naman natin yung sample ng Statue of the Cross na sa sobrang lawak ng shrine na ito, malilibot mo itong buong kabuuan na ito kapag tayo ay nag-Station of the Cross, which is na part talaga ng spirituality ng Alliance of the Two Hearts na magdasal talaga ng Station of the Cross to meditate the passion and death of our Lord Jesus Christ. Kaya itong mga deboto na nandito ay talagang masasabi kong napaka-religious sila dahil sa kanilang matindi devotion sa puso ni Jesus at ni Maria. Ang very inspiring, no? Dahil napapalaganap yung pagmamahal ni Jesus at ni Maria sa ating lahat kung saan man tayo mapadpad at lalong-lalo na dito mismo sa Bantayan Island, Cebu. At dahil nasa isla tayo, papansin ninyo ay mga shells. Mga kabibi yung makikita natin dito. Diba usually kasi pag sa Padilla yan, ay mga pebbles yan, yung mga bato-bato. Pero dahil nasa banang isla tayo, mga dagat-dagat, ganito ang nilalagay nila. No? Pasikulito dun sa parokya, ganito rin nilalagay nila yan. Instead of mga bato-bato. Makikita naman sa likuran ko ang statue ni Our Lady of Fatima at kasama yung mga seer ng Fatima. No? Ang ganda ng lugar na ito, may Rosary Garden dito sa paligid natin na ma-inspire talaga tayo mag-meditate at ma-inspire din tayo na magdasal kasi napaka-peaceful ang lugar na ito at talagang ma-feel mo talaga yung presensya ng ating Panginoon at the Blessed Mother dito sa Alliance of the Two Hearts Shrine and Garden. O diba? Dahil ang parokya dito ay St. Peter and Paul, kaya may makikita kayo dito na devotional figure o devotional statue dito ni St. Peter and Paul na pwede mo ma-express yung iyong devotion. Habang nagkikutok ang ating kaparian, si Father Philip, ay patuloy pa rin ang confession. So sa ngayon ay si Father Clement ang nagbibigay ng kumpisal sa mga gustong mag-avail ng sacrament of confession, which is talagang napaka-timing sa bawat isa sa atin para makapag-repent tayo sa ating mga nagawang kasalanan at pagkakamali.
di ba? Talagang napaka-holistic sa masasabi ko ang araw na ito, na hindi ka lang nag-talk si Padre Philip at naka-receive pa rin tayo ng ng kumpisal. At mamaya ay masasaksihan natin ang banal na misa na very talagang inspiring sa bawat isa sa atin. O di ba, masaya. Kaya mga kalakad, witness talaga natin. Let's witness talaga yung mga galawan ngayon. Talaga kasi yung galawan ngayon talagang galawang pagpapakabanal. O di ba? Saan ka pa? Nais kong libutin, ilibot ko kayo sa kapaligiran ng nasabing shrine. O suri-suri muna tayo. Kasi I'm so inspired sa lugar na ito at kaya kailangan ma-share ko rin kung ano yung gusto kong mabigay na inspiration sa bawat isa sa atin. So right now, I'm just reflecting na ma-express ko yung aking blessed sa araw na ito na nakarating ako dito. I realized na ang dami na pala talagang journey na dumaan sa buhay ko bilang isang consecrated. Mahaba na rin yung journey na tinahak ng bawat isa sa atin. At sa bawat journey, I realize na may mga pagbaksak, pagtayo din, na experience sa bawat isa atin. Ako ay personally na I'm already 15 years sa komunidad at 10 years as perpetually professed ng aming institute. Sa journey na yon ay nakita ko kung paano ako naka-receive ng blessing ding mula sa Panginoon. Ang bilang isang konsekrado ay hindi ko rin nga masasabi na naging perfecto din ang na-experience ko o naging buhay ko sa loob. Isa lang ang sinasa puso ko, yung aking security, mga kalakad. Yung security na anuman ang nagawa natin pagkakamali, in the past, si Lord pa rin ay nandyan, handa tayong patawarin. Saka secondly, yung mercy na binigay sa atin ng Panginoon. Ako bilang isang konsekrado na hindi ko man masasabi, talagang totally na naging faithful ako sa aking konsekrado kasi may mga times talaga na nalalaglag din ako sa magkakamali o nagawang mga kasalanan. Okay, gusto ko lang ipag-isabihin sa inyo gano'ng kasaya, no? Ang gaganda ng mga Station of the Cross dito. At makikita din natin dito, gusto ko pakita ito. Ito, elib na elib talaga ako sa crucifixion na ito, no? Ang ating Panginoon. Jesus died on the cross. Ayan, no? Mga effort ng gumawa ng artist na ito. Talaga napaka-details. Para mas kompleto pa yata sila kaya sa Two Hearts Shrine namin dun sa San Jose o kaya dun sa ano, sa Laguna, no? Pero talagang makapag-meditate ka sa lugar na ito. Diba? Very inspiring. Okay, so katapos lang ng aming activity, sa likod ko po si Father Philip. O yan, diba? So nabigay siya ng inspirational talk kanina. Sa likod ko si Father Clement. So busy-busy siya, hindi ko malapitan. Ayun, no? Pero katapos lang ng misa, ngayon ay kami ay tutungo na sa mesa. O diba, lunch, kainan na. Okay, sige, let's go. At yun, mga kalakad, ang dami na naman natin natutunan sa araw na ito o inspirasyon na babaunin natin. Kaya tumutukan tayo, mga kalakad, sa mga susunod na mga vlogs natin. Hanggang sa muli, keep inspiring.